Mga boss, kamusta? Matagal tayo hindi nagkita, ha? Ayun, na-busy kasi ako sa trabaho. Work from home. Then, ayun, hindi ako nagawa ng mga vlog recently. Tapos, busy nga ako mag-setup din ng mga kailangan ko, yung workstation. Ayan, tapos ito, hindi ko pa nasa-setup. Actually, ito, i-vlog ko din yan. magandang gaming monitor yan. And actually, magiging second screen ko yan para dun sa work from home ko. Kaya pala ako nag-vlog ngayon kasi may gusto kong i-share. Napapanahon siya kasi karamihan sa atin dito sa Pinas is nag-work from home. So, pag nag-work from home ka, kailangan mo ng desktop, laptop. Kailangan mo syempre ng network, wifi, connection na maasahan mo. But, kung, for example, magkaroon ng technical issue yung iyong network, so ano gagawin mo habang nagtatrabaho ka? Yun. Nangyari kasi sa akin yan. Recently, bali, nagkaroon ng technical issue yung main network na ginagamit ko. So, dapat, meron kang backup network. Yun. Ang nangyari is, nagsuggest yung asawa ko na bumili ako ng backup network sa mall. Actually, hindi mo naman kasi, for example, nagkaroon ka ng issue dyan sa network mo. Din tatawag mo syempre sa technical support. Hindi naman agad-agad nila magagawa yan. At hindi nila gagawin ura-urabe yan. Nasabihin nila 3 to 6 days. Ganyan. Then, kung magpapakabit ka naman ng bagong network, hindi ka rin nila kakabitan ura-urada. Kaya, ayun. Pagpunta ako ng mall, naghanap ako ng prepaid na wifi. Ito yun. Ito. Yan. Labas natin. Ito siya guys. Yan. Si Globe at Home prepaid wifi. Bigla akong patakbo ng mall talaga. As in. Kasi dapat kinagabihan okay na yung network ko. Kasi may client ako eh. Na tatrabaho ng madaling araw. So, kailangan meron ako at least 10 Mbps speed. Which is, ang sabi nila, and according din dun sa website, tatakbo siya ng 10 Mbps pataas. So, ngayon, i-unbox natin siya. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble, kung paano siya paganahin, kung paano siya i-connect sa inyong computer, through LAN and Wi-Fi, and paano mag-load, paano gamitin yung free 10 GB, then paano mo makikita yung data usage mo. So, huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Huwag kang mag-skip ng video para at least makompleto mo lahat yung tutorial na to. At yun, makatulong na rin sa inyo just in case mga kayo ay nag-work from home. Let's do this. Tara na. Sa loob ng box guys, we can see the manual, the device or the modem itself. The LAN cable. The power adapter. The two antennas. Stickers. Warranty card, SIM card, but I guess the SIM card is inside the modem itself. That's it. Ito lang yung makikita natin sa loob ng box niya. So, if ever, siguro yung iba magtatanong, bakit wala yung SIM card? It's inside the device or the modem itself. Let's set aside this one and i-assemble na natin siya. So, pull the antenna. We will just screw this one here. Make sure it's tight. It's okay. Let's go. Kanya-kanya. Then, ito yung quick setup guide.
nga pala sa likod, guys. Makita niyo yung power button. Habit yung power plug niya or yung power adapter. For a much better connection stability, you can use the LAN port. No, super. So, ito yung sasabihin mo pala dun sa tindahan or sa sari-sari store kung saan ka magpapalawad. Or ito yung gagamitin mo para makapagload ka. And if ever may mga connection issues, nandiyan, meron ding quick guide. So, ayan. So, try natin. Pwede na yung C, Globe, at home. Prepaid Wi-Fi. Modem. Mabit mo nandiyan ang iyong power adapter. Plug mo na siya sa power. Okay. Ayun. So, turn on the power button. Ayan guys. Prepare lang natin si LAN cable. Kasi, itatry ko sa laptop ko yung LAN connection. Sabi kasi nila, mas stable ang LAN connection. Siyempre, compared sa Wi-Fi. Ito yung LAN port niya. Saksak natin siya. Dito. Alright. So, ayun guys. Pakita ko sa inyo kung paano natin itetest yung ating Globe at Home prepaid Wi-Fi using LAN connection. Siyempre, gusto natin malaman kung gano'ng kabilis yung connection natin at kung stable ba sa LAN. Of course, it will be stable sa LAN compared to Wi-Fi. Just in case, ito yung gagamitin kong backup network. LAN connection pa rin ang gagamitin ko. So, what we can do is turn off natin yung Wi-Fi. Then, how we can check kung may connection na tayo to LAN. Open mo lang yung browser, any browser. So, yan. Kita nyo naman, nag-open naman siya. It means, may connection na tayo to LAN. Then, pwede mo rin i-check open network. So, ang gamit natin is, ayan, Ethernet connection. So, ayan. Connected naman tayo. Okay. Hanap tayo ng Speedtest browser. So, try natin sa Google. Type lang natin Speedtest. Then, hanapin natin yung fast.com. So, one piece of advice din, guys. Kung kukuha kayo ng backup network nyo para sa work from home nyo, kumuha kayo ng network yung malakas na signal sa inyo. Hindi yung porket pinakita ko sa inyo na malakas yung or mabilis yung speed ng Globe at Home. Ito na yung bibili nyo. Check nyo muna kung merong ibang network na mas maganda yung signal sa inyo sa bahay nyo, sa area nyo, para at least hindi masayang yung bili nyo. So, sa akin, as you can see ito, yung sa Ookla, ang download speed nya is 36.24, then yung upload nya is 7.47. So, I guess, doon naglalaro, siguro sa 30 to 35 yung speed nya. Not bad. Okay, nag-exceed. May expectation ako na 10 Mbps lang, pero tinaasan pa ni Globe. Mataas siya sa, kumbaga, nag-exceed yung speed na ina-expect ko for Globe na prepaid Wi-Fi. Punta naman tayo ngayon, try natin naman using Wi-Fi connection. So, hanapin lang natin yung network ni Globe at Home. Makikita nyo, guys, yung name ng ng network ni Globe dun sa bottom ng device nyo. Actually, naka-indicate doon yung SSID, yung one LAN key, yung IP address, yung user password, then yung model nung inyong modem device. So, sa akin, ang nakalagay dito is Globe at Home underscore F8924. Actually, connected ko na yan eh. Natry ko na siya kahapon. Then, napin natin siya. Globe, yan. Globe at Home F8924. So, connect lang tayo dyan. Try uli natin kay fast.com. So, ito guys, Wi-Fi connection na ito yung gamit natin. Nagtetest uli tayo ng speed niya through Wi-Fi connection. Not bad, 21 sa fast.com. And try natin kay Ookla.
nakapalo pa rin siya ng more than 20. So, as you can see guys, yung fast.com is more than 20 pa rin yung speed Mbps niya. Then, dito sa Ookla is 29.72 pa rin ang ating speed, download speed niya. Then, yung upload niya is 7.38. So, hindi naman nagkaka, wala nang masyado. For more stability, gamitin nyo pa rin yung LAN connection. Okay? Papakita ko naman guys kung paano naman i-install yung Globat Home app. Punta ka sa Play Store, hanapin mo yung, yun, nandun na. Saan ba yun? Globe. Ayan. So, nandyan, Globat Home. Then, pwede nyo rin, kung naka-iOS device kayo, so, pwede nyo rin hanapin sa Apple Store. So, ito sa Play Store. Ang way para ma-install nyo siya ng mabilis is open nyo yung camera nyo and then scan nyo yung QR code. Ayan. Then tap nyo lang to. So magpa-prompt uli yan sa Play Store. Ayan, Globat Home. Install nyo lang yan. Then guys, kumonect na kayo dun sa Wi-Fi network mismo ni Globe. So sa akin, nakakonect na ako dun sa ano niya. Sa network niya, nakakonect tayo kay Globat Home F8924. Then balik tayo doon sa installation ng app. So installed na, open na lang natin. Then get started. Hahanapin ngayon niya guys yung prepaid wifi number natin. 8.7. Then hanapin niya lang guys yung katulad na nandyan na modem sa akin, ito. Yun. Yan yung pili natin. Okay, so I'm already connected. Choose nyo lang. Sa unang attempt, uulitin nyo yan. Pero pagka-ulit nyo, okay na yan. So type mo lang kahit anong pin na gusto mo. Nasa yun na yan. Then, sulat mo lang yung name mo, na trip mo. So punta tayo sa dashboard. Makikita naman natin sa dashboard yung data usage din. Then yung nagamit mo dun sa 10 na GB, kung ilan nalang natitira and kung kailan siya valid. So sa akin valid na lang siya hanggang August 18, kaya kailangan ko na sulitin yan. Then makikita nyo dito guys, nakapag-load na ako ng 201 pesos. So punta kayo sa ano, mga reloading station sa tindahan, tapos bigyan nyo lang yung prepaid wifi number nyo, then parang naglo-load lang kayo. Yan, makikita nyo dyan, pindutin nyo lang yan, proceed. Then ayun, nandito yung mga variant ng load. So merong 2 kinds of variant, yung home serve and yung home watch. So ang variant ni home serve is 15, 199, 599, 999, and 1499. Pipiliin ko yung HomeServe 199 kung just in case kailanganin ko. Which is, meron kang 15GB plus 7GB, total of 52GB na 7 days mo siyang gagamitin. At ayun na nga guys, natapos na natin yung vlog natin regarding sa Globe prepaid wifi at home. Good review naman. Okay naman yung unboxing natin. At yun nga, salamat sa panonood nyo hanggang sa muling vlog ulit. At sana yun, be safe mga kapatid. Lagi nyo tatandaan itong panahon ng pandemya, kailangan mag-ingat tayo talaga, hindi lang para sa sarili natin, para din sa family natin. Kaya ako, pinili kong magtrabaho sa bahay na lang muna, kasi mahirap na eh, hindi natin mahirap kalaban si COVID talaga. So yun guys, until next time, be safe.